mga kakasina! Ako po ulit, si Ate Angel ng Kusina ni Angel. And for today's video, tuturuan ko po ulit kayo ng another easy dessert recipe na for sure ay hindi mo pa nagagawa sa iyong kusina, kaya't panoorin ang buong video dahil madali lang po ito. So this time, meron po tayo ditong medium size of lianeras. Tapos po, nilagyan ko lang yan ng 2 tablespoon ng white sugar. And then, syempre, lulutuin po natin ito sa mahinang apoy para mag-caramelize yung ating sugar at hindi po ito maging mapait. Kapag nakuha na po natin yung ganitong kulay, iset aside lang natin ito bago ganun lang din po yung gagawin ko sa iba pang mga lianeras. So in total, 4 na medium size of lianeras yung nagawa ko dito. So kapag naluto na natin yan at na-caramelize na natin lahat ng ating sugar, set aside, gawin na po natin yung next procedure. Para sa ating jelly flan, kakailanganin po natin dito ng isang sachet or 24 grams itong leche flan jelly powder. And yes, kung mapapansin ninyo, nabuo-buo yan. So ang ginawa ko, tinunaw ko to sa 3 cups of water and take note na hindi pa nakabukas yung apoy sa ating kalan. So habang tinutunaw ko siya, inisip ko baka expired yung product pero nakita ko naman na hindi expired. So tinunaw ko lang to ng maigi and then nung natunaw na yung ating jelly powder, naglagay na po tayo dito ng isang lata or 360 ml na evaporated milk. Naglagay rin tayo dito ng 1 can or 390 grams ng condensed milk, pinch of salt, and teaspoon ng vanilla essence. So kapag pagsama-sama na natin yung ating mga ingredients dito sa ating kasirola at natunaw ng maigi yung ating jelly powder, pwede na po nating buksan yung ating apoy sa ating kalan over medium to low heat. So dapat medium to low heat lamang po para maluto ng maigi yung ating mixture at the same time ay makukuha natin yung makinis talaga na jelly flan. And then hahaluin lang po natin ito ng hahaluin hanggang sa makita natin na kumulo na yung ating mixture. So habang inahalo natin yan mga kakusina at hinihintay natin na kumulo yung ating mixture, please don't forget to like and follow yung ating Facebook page, Kusina ni Angel. Kung meron ka rin Instagram, pakifollow na rin ako doon, Kusina ni Angel. At kung gusto mong matuto pa ng iba pang mga recipes o kaya naman gusto mo rin mag-share ng mga niluluto mo everyday, pwedeng-pwede kang sumali sa ating Facebook group. Andyan lang po yan sa ating Facebook page. And yes mga kakusina, kapag nakita nyo po na kumulo na yung ating jelly flan mixture, pwede na po natin i-off yung apoy sa ating kalan at isinalin ko lang po itong lahat ng mixture ko dito sa aking lianeras. And mapapansin ninyo apaw yan kasi sinakto ko na 4 yung magagawa nating jelly flan dito. And hindi naman kayo magsisisi kasi nga makapal din yung magagawa ninyo. So kapag naisalin na natin to dito, set aside natin yan, palamigin, hintayin natin itong mag-set or mag-firm bago natin gagawin yung ating cream mixture. Para naman sa ating cream mixture, pagsamasamahin po natin ang mga ingredients kagaya ng 1/3 cup na cornstarch, 1/4 cup na glutinous rice flour, and then syempre, tutunawin po natin yung ating mga dry ingredients sa evaporated milk. So in total po, gumamit tayo dito ng 2 lata ng evaporated milk na meron tig 360 ml. Tapos, nilagyan ko po iyan ng 1 cup of water. Tapos, tutunawin natin ng maigi yung ating dry ingredients para mamaya po ay talaga namang makinis or malambot yung kalalabasan ng ating cream mixture. So, habang hinahalo nyo yan, pwede na rin kayo ditong mag-add ng iba pang ingredients kagaya ng 1 can or 390 grams ng condensed milk. Bali dun pala sa evaporated milk, 2 batch ko siya inilagay kasama niyo yung 1 cup of water dahil mahihirapan tayong haluin ito, lalo na yung cornstarch kapag nabasa siya ng liquid. So naglagay rin tayo dyan ng 1/2 teaspoon ng vanilla essence at pinch of salt para lang din po pang balance ng sweetness. Tapos, hinalo-halo natin yan ng maigi and then lulutuin po natin ito over medium to low heat and then continuous po natin yung hahaluin hanggang sa makuha natin yung tamang consistency. So ano nga po ba yung hinahanap natin ditong consistency? So dapat ang hahanapin yung consistency ay yung para lang po siyang cream mixture. So habang hinahalo nyo yan, mamaya-maya mahihirapan na kayong haluin to dahil kumakapal na nga yung consistency ng niluluto nating cream. And then after po nun, pwede na tayo mag-ready ng mga microwavable tubs. So ang ginamit ko po dyan ay yung tag 750 ml bago inassemble ko po ito. So sa pag-assemble, nasa sa inyo na yan kung gaano kakapal. Pero ako, wag naman masyado kasi maglalagay pa tayo ng
jelly flan na ginawa natin kanina. So, sa pag-assemble, ito po yung ginawa ko. So, ito yung ating microwavable tub. Ito na rin yung cream na naluto natin. Naglagay lang ako ng kaunti. Nilagay ko na yung dalawang piraso ng graham crackers. Konting cream ulit. Tapos, ikinalat ko lang para meron naman lahat. Tapos, pinatungan ko ulit ng graham crackers. Cream mixture ulit. Ikalat nyo lang ulit. Tapos, graham crackers. Bago, isa-isa, isinalin ko sa plato yung ating jelly flan na nag-set na or nag-firm na. Tapos po, dinahandahan ko lang siyang ilagay dito sa ibabaw ng ating microwavable tub na meron ng cream mixture, pati graham crackers. Tapos natawa pa nga ako dito kasi sabi ko, ay pwede palang direct nang ilagay yung mismong llaneras. Ay kasya naman pala siya dun sa microwavable tub. So, ganyan, tatlong piraso yung sinalin ko gamit yung plato. Tapos yung isa, itong last, ginamit ko na yung ating llanera. Tapos kung mapapansin niyo yung gilid-gilid, 'di ba may space pa yan diyan? Lagyan niyo lang na natitira pang cream. So tantsahin niyo na lang, pero yung nagawa ko namang cream mixture ay sumakto po sa apat na tig 750 ml na microwavable tub. So kapag naayos niyo na yan at naging ganito to yung naging ganito na po yung itsura ng ating dessert, ilalagay lang natin yan sa ating chiller, wag sa freezer. Kasi po maninigas yung ating jelly flan. Ayaw naman natin yon. So, ilagay nyo lang yan sa chiller, palamigin. Siguro mga 30 minutes lang, okay na yan kasi nag-set naman na agad yung ating cream mixture. Ayan. So, aayusin ko lang ito mga kakusina. And then after po nun, ipapakita ko na sa inyo kung ano yung natawas nating easy dessert recipe. At ayan na nga mga kakusina. So, kapag napalamig na po natin yung ating dessert, pwede na po natin tong i-enjoy. At ayan na mga kakusina. Tapos naman po ang ating easy and creamy na graham jelly de leche. Kung nagustuhan mo yung ating video, please like and share this video. At kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa aking YouTube channel na Kusina ni Angel, please click subscribe button. Click mo na yung notification bell. Click all para lagi kang updated sa bawat ina-upload kong mga videos. And yes mga kakusina, mahaba yung ating video for today dahil napaka-proseso nito or maproseso siyang gawin. Pero kapag natapos yun naman ay matutuwa kayo dahil masarap po yung kinalabasan ng ating dessert recipe kahit walang itlog, no oven, no bake at wala ring all-purpose cream yung ating recipe. So yun lang mga kakusina, i-share mo na yung ating video lalo na kung isa ka din sa dessert lover. Thanks mga kakusina!